grade of 10, you will not say anything that will harm the president. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president. Yes or no? Yes, Your Honor. Do you confirm that the Davao Death Squad exists? Yan sa newspaper, sa media. Itong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Po, kayo pa ay nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Ang ibig mo sabihin, driver security lang? Hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? At wala kang pakialam dun sa kwan? Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun, di ba? Maski naman sa servisyo, ganun eh. Pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kwan niya, yung may utos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko trabaho. Wala pa naman akong tinatanong na gano'n, Sunny. Yes, sinasagot sorry mo na po, Honor. Alam mo, halata ka. Pero ikaw nautusan ng boss mo na may mga ayusin. Ayan, okay. Yes, Your Honor. Oh, ngayon, nagsasabi ka na nautusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Pexman? Sorry po? Pexman. Well, alam ko naman magsisinungaling ka eh. Kaya nasabi ko, mamatay man yung pusa nyo. Hindi naman totoo po, Your Honor. Kaya nga, nagkakabiroan na tayo dito. Hindi ba yung boss mo ay mahilig magbiro? Yes, Your Honor. Oo. Pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi pa siguro. So hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang o-offer mo yung buhay mo, eh ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka ka-loyal. Magandang gabi mga kabalitan! Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. You work for Mayor Duterte? Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo? Sa noon ay Mayor Duterte. Security driver po. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Nakikilala niyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa police ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin? Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon? Yes, Your Honor. And PO1 Jun Naresma? Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police during the time of Mayor Duterte? Headed by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. Nakikilala nyo po ba si SPO3 Reynaldo Capute? Yes, Your Honor. How about SPO3 Simplicio Capute? Simplicio Capute, wala po. Simplicio. SPO2 Antonio Balolong? Yes, Your Honor. SPO1 Jim Tan? Yes, Your Honor. SPO1 Ben Furog? Yes, Your Honor. PO3 Jun Cabalinan? Yes, Your Honor. PO2 Arnold De Chavez? Yes, Your Honor. PO2 Rezalino Aquino? Yes, Your Honor. PO2 Jovencio Humawan?
Yes, Your Honor. PO 2 Enrique Jun Ayaw. Yes, Your Honor. PO 1 Tata Miguel Llano. Yes, Your Honor. PO 1 Ronald Lau. Yes, Your Honor. PO 1 J Francia. Yes, Your Honor. PO 1 Reynante Medina. Yes, Your Honor. Senior Inspector Junicio Abude Jr. Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa pulis po sila. Kapwa pulis ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Hinos Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato? Naka-holster ng .45 at pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon niya siyang owner type jeep. Pag lingon ko, mayroon siyang importin. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matobato, tauhan ni Mayor. Mayor Antalan, Your Honor. Bata, yan lang, bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during that time. Yes, Your Honor. Mr. Bonaventura. Did you not bother to prompt? Sabi kasi nila, Edgar Matobato? Sabi nila member ng CHDF. Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Nalalaman nyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matobato? After na, Your Honor, after noon. Yung first time nakita ko siya, after noon, nakilala niya rin ako na isang pulis. Kaya, kilala po kayo ni Edgar Matobato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, do you confirm this? Hindi naman boss, Your Honor. Security driver lang po ako. Pero security driver. Would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matobato bilang isa sa mga tao isang ni Mayor Duterte? Isang pulis po, isang pulis. And would you confirm also that for quite some time itong si Edgar Matobato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point in time. Narinig ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwilahan. Hindi po totoo yun. Kikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Hindi ko makuha mo, Your Honor. Si Andong. Hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet. Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod. Apulis din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito. Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick. Bata ni Juan, Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha. Sa City Hall po yun, Your Honor. Alias Inchik. Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Trosso. City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers. Hindi ko kilala. Sina Ayan, Yoyin, at Jongjong. Hindi ko kilala, Your Honor. Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, Alan, at Valentin. Hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong guwan doon. Isang unit sila doon sa police. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that the Davao Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Basilio, and Matobato. All of them are members of DDS, the Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO 4 lang ako. Dati SPO 3 pa. SPO 3 pa ako.
Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Kerdin Bakasayit, bumidal police officer na Davao City, maniwala sa akin yun? Maniwala sa akin yun si Kerdin Bakasayit? Mr. Chair, maniniwala sa iyo. No. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi, hindi ako... Pero naman talaga, di ba? Yes, sir. As driver security, Your Honor. Driver security lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Wala mang iutos sa akin na ganyan, mayor. Iba yung sagot mo kanina. Sorry, Your Honor. Hindi ko naman sinasabi kung may iniutos sa iyo. Yeah. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasayit sa'yo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun, di ba? Maski naman sa servisyo, ganun eh. Di ba? Pares tayong galing sa servisyo, kaya alam ko yan. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Mr. Buenaventura? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radio pa kami. Superman. At least you confirm. Yes, Your Honor. That Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not know, ma'am. I do not know. Hindi sa amin lang yun, ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Everybody, sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is the Davao Death Squad? Siya po, Your Honor. Yes. Siya po ang may sabi. Did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yun? Yes. And napanood niyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama doon sa Davao Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po ang may sabi din sa kanya. Yes, and even Matubato is confirming that there is Davao Death Squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio? I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of Davao Death Squad and you are denying Davao Death Squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for President Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008. Yes, and I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is the Davao Death Squad, then it means that there is really the Davao Death Squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying the Davao Death Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Sino pong gusto niyong maging principal niyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former President. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Yes. Yes, Your Honor. Yes. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Yes, Your Honor.
At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi tama po. Po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala at kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yon? Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyo magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Maari nyo po bang ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung nakatindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog dun sa gitna? Si dati presidente po. At sino naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Taga-media po. Taga-media. Saan po ba kuha itong litratong ito? Sa kwan po, sa Turil, yung masalang ilayala gano'n. Eden Bayabas po, hindi pa yun, wala pa yung... Mga anong taon po ba kuha itong litratong ito? Hindi ko lang maalala. Early 90s, Your Honor. Early 90s, so mayor na po si President Duterte during that time. Yes, Your Honor. As early as then, ganun na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo. Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo? Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. I think nakikilala ko po siya. He's the former president, tama po ba? Ayun yung isa, ma'am. Yung dalawa kasi nakabilog, ma'am. Yung isa, ma'am, hindi ko kilala. Itong isa, ma'am, kilala ko. Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 1988. Opo, dalawang dekada po, nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga linggo, kung alam niyo po yun, di ba, sa mga kapulisan, meron opo kayong mga salita na nakakasanayan nyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari nyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog? Tapon? Opo. Meron po ba mas labyog, itapon po saan? Ano po ang itatapon at saan itatapon? Hindi ko masyadong buwan yung labyog, man parang gano'n. Opo, kasi po, ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho po? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun. Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Lascanias sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Tumawag po kayo kay Mr. Lascanias at inuutusan po siya na imbis na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Hello mga ka-beauties, punta na akong taping ng Viewpoint Headlines today. Kaso sobrang init sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasamang bebeb ko. Sweet Night Vanilla Fragrance. Spray ko lang to, magiging comfortable na ako sa buong maghapon. And talos pumibinta ito ng 1.4 million sa TikTok shop.
Kasi napaka-affordable price, 99 pesos lang. Click the order link below. Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Las Cañas para magkuha ng babae, dalawa babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Las Cañas. Lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses niyo pong inulit na inutos sa kanya. At sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa'y nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos niyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud. At doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am. Your Honor, hindi talaga totoo yan. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na ni-neutralize ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan niyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rin-report sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito, na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laud Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Dinala niyo po, inutusan niyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Bonaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Nakapunta na po ba kayo sa Laud Quarry? Firing range po, Your Honor. Minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa yes, Laud Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkakalalawan po ng Laud Quarry ay ito po ay mass grave. So meron pong firing range sa yes. Gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So sinasabi niyo po na familiar kayo sa Laud Quarry? Dahil nakakapag-firing po kayo eh. Ibig sabihin sa na po, firing area, Your Honor, sa firing area. Bakit meron po bang ibang area ang Laud Quarry bukod sa firing area? Maliit ba na yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Lupa. Kasi pag nag-firing ka, alam, pero hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi ko alam, Your Honor, kung gaano kalaki. Ang kalin, Your Honor, dahil quarry po, Your Honor, quarry kinakuha yung lupa. So, masasabi niyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin? No, hindi ko po alam yun, Your Honor, anong site yun, or hindi ko po alam. Yes, Sir Nola naman yun eh. Are you willing to waive? No, Your Honor. Oh, yun. Okay. Thank Sorry you, Congressman Paduano. Please proceed, Congressman, and please wrap up. Thank you very much, Mr. Chair. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-wave? Napakalapit na kaibigan niya po si Mr. Michael Yang. Siguro naman po, kahit isang beses nakita niyo na po silang magkasama. Nung sa Davao po, yung nag-duty pa ako kay Mayor, then Mayor Duterte, hindi ko nakita, Your Honor, nagkasama sila. May-ari ng DCLA po. Sinong nagsabi sa'yo? Kung yung mall po ng Davao City, Your Honor. Pexman? Sorry po? Pexman. Mall. Alam ko naman. Marami kasi yung mall. May Gaisano Malls, Gaisano. Alam ko naman magsisinungaling ka eh. Kaya nasabi ko, mamatay man yung pusa nyo.
Hindi naman totoo po, Your Honor. Hindi. Kaya nga, nagkakabiroan na tayo dito. Hindi ba yung boss mo ay mahilig magbiro? Yes, Your Honor. Oo. Pwede kang tirahin. Pwede kang tanggalin. Tama ako, mali? Kaya nga, hindi na ako... Pag alam mo na kapag inayawang ka na, tapos ka. Correct? Yes, Your Honor. Oh, yun. Yun ang sinasabi ko. Gano'ng kalaki ang tiwala mo? 10 po, Your Honor. 10. Pero ikaw, hindi ka naniniwalang may tiwala siya sa'yo. Hindi ko kasi alam kung nasa maingya, Your Honor. Ibig sabihin, ganito yan. Hindi ka naniniwalang may tiwala ka sa Pangulo sapagkat alam mo na ang iyong boss ay may ginagawang hindi maganda. Ilan na po yung napatay niyo po? Isa lang po. Sa buong buhay niya? Matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor si then Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance. May nabaril po ako na matay. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Anong quality niyo po? Trabaho lang po yun, police assistance. Bakit po kayo kinuha ni former president? Ano po yung quality niyo na nagustuhan niya? Para naging imanan siya ng pulis, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years? Siguro. Oo. Driving. At isa lang ako na patayin nyo, but according sa kay Secretary, former Secretary De Lima, ilan po yung 7 po ba yan? 7? Ito po yung listahan na sinasabi nyo na na-involve si Mr. Sunny Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago? Several times. How many times po? I cannot but say. But that is abduction and then killed. Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At least 14 cases of abduction. Before then killed. Nawawala lang. Ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, ay nire-report yung iba sa media. So kaya abduction, then killing. Katuto ka talaga kaya presidente, yes, bilang driver and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapopulis ko, Your Honor, alos lahat dyan sa lahat DCPO. Itong pulis na binanggit niya kanina, taga Davao? Sorry po? Lahat itong binanggit niya Congresswoman Luistro kanina, taga Davao? Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat? Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matubato, si... Asierto, si Garma, si Leonardo, halos lahat sila. Even the president knows about the DDS, pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Poko yung DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. Sabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga ano to, mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente? Hindi, Your Honor. So, walang DDS? Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang... Kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siyempre, tayong lahat makinig sa kanya. So, pati ako, Your Honor. Ano yung ganun-ganun? Minsan. Nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kuwan niya, yung may utos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko trabaho. Wala pa naman akong tinatanong na ganun, Sunny. Yes, sinasagot sorry mo na po, Your Honor. Alam mo, sorry, halata ka. Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam na kung ano yung sasagot mo. Di ba?
Tama, bali. Kasi lahat kami, alam na namin DDS eh. Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. Magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya? Hindi ba galing doon sa 4,000 ko, Your Honor? May mga anak din ako, Your Honor. Mayor Caranza. Good evening, sir, Your Honor. Kayo po ba ay may security sa iyong sasakyan? Yes, sir. Meron ka rin driver? I usually travel with my driver and security aid. Sixth Director General Lazo, do you also have a driver and a security aid? Yes, Your Honor. Isang driver, isang security aid sa iyong sakyan? Yes, Your Honor. At sa inyong kuan, sa everyday activity, yung driver ninyo o yung security aid, nakakaalam kung sino po yung nakakausap at nakasalamuha po ninyo? Yes, Your Honor. Mr. Sunny Benaventura, narinig mo yung sagot ng Director General ng PDEA at saka Mayor ng Silang Cavite, tapos sasabihin mo dito sa committee na ito na ikaw ay driver at security lamang at wala kang kaalam-alam, mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka na makauwi. Ano? Ang ibig mo sabihin, driver security lang, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? Wala pa ba na itanong sa akin, Your Honor? Ano po? Wala pa na itanong sa akin kung sino yung kausap ng boss ko. Hindi mo alam? Ang tinatanong ko, kagaya ng pagtanong ko kay Mayor Caranza at kay DJ Lazo, yung kanilang security aid o driver, nalalaman. Alam nila kung sino yung bumibisita kay Mayor, sino ang kausap niya. Di ba? Yes, tapos sasabihin mo sa amin dito na driver security ka lang? At wala kang pakialam dun sa kwan? Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Di ba? Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, eh huwag mo akong bulahin. Di ba? Hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niya, no, Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, eh baka hindi ka nga makauwi mamaya. Ano? Si Sammy Oy, mga councilors, eh kaya nga, kaya ko tinatanong sa iyo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan, eh hindi mo alam kasi driver security ka lang. Ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo? Tama? Yes, sir. Eh kasi ikaw palagi, sila ang palagi mo kasama. And I think the same is true with Director General Lazo. Tapos ngayon, ikaw, ay iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Dan, ni Chairman Fernandez, na nabola mo, eh, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw ang nautusan ng boss mo na may mga ayusin. At ganun din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Garanza at saka ni DJ Lazo. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin, eh bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na ito. Sinasabi ko na utusan ka sa iba't ibang bagay. Tama? Ayan, okay. Yes, Your Honor. Oh, ngayon, nagsasabi ka na nautusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado ka defensive, iho. Hindi ko alam kung naging investigador ka. Ako naging investigador eh, kasi yun ang trabaho ko, iho eh. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas.
Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may nililihim. Di lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa iyo kuminsan. In the same manner na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso kuminsan nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Oh, would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung sino man ang may pera, may hawak ng pera para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, iho? Yes, Your Honor. Yes. Kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka kaloya. Sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi pa siguro. So hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang o-offer mo yung buhay mo, ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo.